What's up, guys? So we are back again and welcome to another episode of Batang Marino. On our previous vlog, na-mention ko yung overhauling ng motor, no, pag may trouble. So ngayon, mag-overhaul din tayo ng isang machinery, pero hindi ito trouble, kundi routine maintenance ng isang machinery. So, sa barko, hindi tayo naubusan ng trabaho, ika nga sabi ng mga kabatang marino, no, na nanonood din. Walang araw na yung walang trabaho dito sa barko. So mapa-paperwork man yan, mapa-maintenance man, no, lahat mapalinis, mapa-inspection, no. So hindi tayo naubusan ng trabaho dito sa barko. So ngayong araw, meron tayong babaklasin, pero hindi ito trouble, kundi periodic maintenance. At ito ay base sa ating instruction manual or kanyang running hours, no. So mag-overhaul tayo para maiwasan ng serious damage, no, or pag hindi na gawan to ng paraan is magkakaroon ng serious damage sa katagalan, no. So nami-minimize din natin yung mga malaking trouble pag ganito. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-overhaul ng purifier na ang ating model ay Selfjector Mitsubishi. Kadalasan na barko na sinasampahan ko, Mitsubishi yung purifier. May nasampahan din ako na Alfa Laval. So medyo ma-complex yun. At itong Mitsubishi purifier is normal na nakikita ko sa mga nasampahan kong barko. So I hope na ganyan din yung mga purifier niyo sa barko, at madali lang naman ito i-overhaul. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-overhaul or mag-disassemble ng ating bowl ng purifier pag mag-bunot ng bearing sa vertical shaft at sa horizontal shaft niya, no? Kung ano mga tips at saka paano mapadali ang inyong trabaho, no? So, i-share ko sa inyo mga tips din. At kung paano mag-assemble, no, na wala tayong maiiwan na pyesa at magkaroon ng normal running condition pagkatapos ng ating assemble. I hope na may matutunan kayo dito sa video nito, at tara, umpisa na natin ang pagbaklas ng ating purifier. Let's go!